Good morning mga guys. Ngayong araw medyo sad story yung ano, yung pagising natin, no. Yung PC natin is na-corrupt yung Windows. So ngayon, no choice ako. Kasi alam i-repair kasi ang gamit ko lang is USB. So ngayon hinihingan niya ako ng CD to repair. So ngayon, mas madali para sa akin, i-format ko na lang gamit yung USB na yon. At the same time, papakita ko sa inyo kung paano magdagdag ng extra external hard drive sa loob ng CPU. So, tara, silipin natin to. Ano, ang gamit ko pala Dell, no? Dell ano to? Optiplex 9010. Lumang model na siya. Pero gamit ko na siya po almost 2 years na. Itong model na to, almost 2 years ko na siyang gamit. At okay naman siya. Okay guys. So buksan ito. Kakabit lang natin to dito. Okay. Ah, ito, balik na rin natin. Okay, tapos yung isa, extension dito. And then may power siya. Itong next, lagyan natin yung power. Itong isa, dinagdag ko lang din yan. Meron pa namang mga extra power dun sa ano, nasaksakan. So, naganap lang ako ng ganitong cable. Ata cable ba to? Nakalagay dito. ATA. Serial ATA. Then, yung isa, power. Okay, guys. Then, balik na natin. Pag tumunog na, walang tunog. Tunogin natin. Yun. Pag tumunog na, ayos na yun. Kasalpak na. Nakalock na siya. And then, eto. Ito pala, nilagyan ko rin lang din ng RAM. Additional RAM. Ngayon, 8 GB RAM na siya. Before, 4 lang. So, nilagyan ko siya. Dalawang, ano. Then, bit natin to dito. May lock yan dyan, yung dalawang lock. Tapos dito, meron din siyang lock dito. Iwasan nyo lang yung mga wire na tamaan. No? Okay. Yan. Then, ilahin nyo to. Lock. Tapos na, dalawa na yung hard drive na nakalagay dyan sa loob. And then, ito naman, balik natin. Ito yung CD-ROM. So, ganyan lang siya. Then, push nyo. Okay. Then balik natin ulit itong kable na to. Dalawa. Isang power sa isang ata cable. Okay. So, yun ay guys. Then balik natin itong kalilinis ko lang naman ito. Wala pa siyang halikabok. Then, balik natin ulit yung lock. Yan. Yan. Basta tumunog. Goods. And then next is yung cover. Nasaan na yung cover? Then, cover. Then, lock. Okay?